What's up guys? Yon, for today's video, mag house tour naman tayo dito sa bahay namin. So tara, house tour ko kayo dito. So ito nga pala yung likod ng bahay namin. Ayan. Ayan. Hinihingal ako kasi nagpapala ako ng yelo. So, ito guys, yung likod ng bahay namin. Yan. Yan yung nabili namin bahay dito sa Prince Edward Island. Yan. Yung buong bahay namin. Ito yung pinakalupa. Tapos, yan. Dati, binili namin ito. Wala pa pong bakod dito. So, nung summer, ako na po nagbakod dyan. Ayan, para safe po yung anak ko dito para maglaro. Tapos inagyan ko rin ng gate. Ayan. Tapos ito guys, piniprepare ko para sa summer, makapagtanim uli ako dito ng mga gulay. Ayan, nakaprepare na yan para sa summer. Tapos ito, nagtanim ako ng puno ng cherry at saka puno ng apple. Ayan. Sana mabuhay sila at lumaki at mamunga. Tapos guys, ito nung summer dito ako nagtanim. Yan. Yan, nakabox yan dati. So, yon, pakita ko sa inyo yung konting video ng tinanim ko dito. So, 1, 2, 3. So yung isang box guys na pang para sa pagtatanim ko, yon nilipat ko doon. Yan. Hindi ko pa alam kung ano mga itatanim ko diyan sa summer. Tapos ito. Yan, nakapag-ani na rin ako dito, ito, blackberry to. Namumunga pa sana siya kaso inabot na siya ng winter. Yon, namatay na siya, nag-frozen. Then sa summer uli yan, mabubuhay uli yan. Tapos yung mga grapes yan, nagtanim ako. Yun, mahilig kasi ako talaga magtanim. Yan. Yun din yung kagandahan na kaya ako bumili ng bahay dito. Yun, mahilig ako magtanim ng mga kung ano-ano. Yan, at saka nagustuhan ko tong bahay na to. Yan. Malaki yung lupa. Tapos ito, may parking ako dito. Tapos meron pa kaming shed. Yan. Para pag-istakan ng mga gamit. Tapos guys, ito yung harapan ng bahay. So kanina nasa likod tayo. Ito yung harap ng bahay. Ayan guys, yung harap ng bahay. Ito yung harap ng bahay namin. Ayan. Tapos, may mga Christmas light pa, hindi ko pa natatanggal. Tapos, ang kagandahan dito, kung sakali mag-aral na yung anak ko, ayan, malapit lang kami sa school. Ayan, school na yan, elementary. Ayan. Ayan, nabakuran ko siya. Tapos, yun, nagawa uli ako ng box dito. Yan, napakahaba ng box na yan. So, puro strawberry yan mga yan. So, actually, andyan na sila. So, pagdating ng summer, mabubuhay uli yan. At lalago yan. Tapos, meron pang mga blueberry. Yan guys, yung blueberries. Yung puno, wala na mga dahon. Yan. Yan.
So tara guys, pasok tayo sa bahay. So since ito yung harapan ng bahay, pasok tayo dito sa harap. So usually doon kami talaga dumadaan sa likod. Andun din yung parking space ko. Yan. Yeah. And code lock po yung gamit namin dito. So, ito na guys yung bahay. Yan, pagpasok ng bahay. Sala na. Sala na guys. So, ito na yung sala. Ito yung sa TV namin. Yan. Tapos naglagay rin ako ng mga picture namin dito. Yan guys. Then, ang gamit naming heat dito is heat pump lang kasi mas tipid at saka kuryente lang siya. So, hindi na ako nagpapagas para sa furnace ba yun? Yun. Hindi ko alam kung ang tawag talaga doon. So, yun, ito yung kusina. And guys, yung kusina. Yung kusina namin. May dishwasher. Tapos, ayan. So, actually, pwedeng hindi na kami mag dining table. Since meron naman siyang bar dyan. So, mas ginusto ko pa rin na meron kaming dining table. Ito, dining table namin. Tapos, meron kami mga bar stool dyan. And, pwede kami kumain dyan kung gusto namin. Pero, mas gusto namin kumain dito. Ayan. Tapos, ito yung stove. For second hand lang yan. Gamit na nila. Yung microwave, gamit na rin yan. Tapos, yung rep, yan. Gamit na rin yan. Tapos, yung bahay na to, ang ginusto ko dito is, renovated na siya. Yan guys. So yan, kita nyo naman. So buksan natin yung ibang ilaw para maliwanag guys. Yan. Yan yung kitchen namin. Then pagkatapos ng kitchen, ito na yung sala namin. Yan. Maliit lang yung bahay pero okay na. Kasi kaming tatlo lang naman nandito. Tapos ito, katabi ka agad, isang room. Pero ginawa naming playroom ng anak ko. Yan. Yan, maganda yung bahay kasi maraming bintana. Yan, makikita mo lahat yung yan, sa labas. Kita ka agad yan. Tsaka, maganda yung ambience ng bahay na to. Yan, kasi maliwanag. So, yan, naka-close yung mga kortina. Yan, ito po yung kusina. Tapos, ito yung CR. So, guys, dalawa yung CR namin dito. Yan. Dalawa yung CR namin. Yan. Then, meron din siyang shower room. Yan. Kompleto. Yan. Hindi namin masyado nagagamit yan. So, meron pa kasing CR sa taas. So, yun lang yung masyado namin nagagamit. Yan, ito yung dining table namin. Tapos ito, yan, andito yung washing and dryer namin. Yan, tapos may mga extra cabinet pa dyan. Yan, tapos yung mga hang ng jacket namin, ito, nandito. Yun, since
hindi na kami gumagamit ng ano, gas. Puro electric na lang kami, yan. Masyadong malamig kasi dito, kaya naglagay ako ng heater dyan. Yan. Yan, ito yung likod ng bahay. So, yan yung deck na kung saan ako naglilinis. Guys. Okay. Yung mga yellow kasi tinatanggal ko kanina. So, mamaya tapusin ko mamaya yun. Yan. Yan lang yung kinagustuhan ko dito sa bahay na to. Maluwag yung lupa. Yan, makapagtanim ako ng gusto kong mga fruits and vegetables. Yan, guys. Tapos, ito, guys. Yan, magpapaksiw ako mamaya. Yan, frozen yan. Frozen na galunggong. Tapos, ito, pusit. I-adobo ko mamaya. Yan. Then, yan, yung mga design kami. Kunti lang. Kasi mga halaman. Yan, guys. Sabi ko nga, mahilig ako sa mga halaman. Yan. So, buhay na may halaman, diba? And, tapos ito sa taas, guys. Akit tayo sa taas. Yan. Ito yung sa taas, guys. So, guys, itong bahay na to, apat yung bedroom niya. So, ito yung pangalawang room. So, yung unang room, ginamit kong playroom ng anak ko. Tapos, ito yung pangalawang room. Yan. So, actually, wala pa talagang nag-room dito. Yan, then, hindi pa ako nakakabili ng mattress. Kung sakaling may bisita sana, pwedeng makatulog dito. Yan. Yan. Tapos, ayan. Ito yung gitna ng bahay. Dito sa taas. At yan, may konting design din. Painting yan. Tapos, ito. Ewan ko bakit na namatay itong halaman na ito. Siguro, pangit yung lupa na nagamit ko kasi hindi siya potting soil. Yan. Tapos, ito yung pangalawang CR dito sa taas. Yan, guys. Ito yung pangalawang CR dito sa taas. Yan. Yan. Tapos ito yung shower room. Yan. Yung bathtub. Then meron din bintana. Para habang naliligo ka, kitang-kita mo yung sa labas. Yan. Nilagyan ko ng curtain dyan para pag naligo ka. Kasi baka makita ka sa labas pag naliligo ka dito sa loob. Yan. Ito yung pangalawang CR dito. At dito sa taas. Yan. Tapos, ito. Ito, guys, yung pangatlong room na bakante din. Yan. Yan. Hindi rin namin masyadong nagagamit yan. Pero, yan. Kompleto yung ano, may mga cabinet. Yan. Binili ko to sa IKEA. Bago. Mga bago yan. Tapos, pinadeliver ko, then inassemble ko po dito. Yan, tapos meron din yan, may mga cabinet pa rin dito. Yan, guys. Extra cabinet. Yan, tapos ang dami pang drawer namin. Yan, kasi marami kaming gamit. Then meron pang extra drawer dito or cabinet yan. So marami kaming pagsasakan. Tapos kung saan kami natutulog, ito yung pang-apat na room. Yan, king size yan. Yan kasi malikot yung bata,
Alam niyo naman, pag may bata malikot, minsan nahuhulog doon. Minsan tulog kami, umiikot siya doon, nahuhulog. Yun. Kaya hindi ko mabilihan to ng ano, ng bed frame. And guys, so gusto kong bilihan sana ng bed frame. Nga lang, iniisip ko yung bata kasi baka mahulog. Yun. Then yan, may mga drawer din dito. Tapos ito yung ano, may cabinet naman dito. Yan, yung mga gamit kami dito. Tapos dito sa taas, heat pump din po yung gamit namin. Ayan. So actually, pinatay ko ngayon kasi mainit naman. Then yung heat dun sa baba umaakyat dito, kaya yun, pinapatay ko para makatipid din kami. Yan. Tapos minsan pinapatay namin yun, then magamit kami ng heater para dito lang sa room. Tapos yan, yung bahay na to, maraming bintana guys. Yan. So yan po yung school, elementary school yan. Then meron din yan kindergarten. Yan. So pagka nag 4 years old na siguro yung anak ko, pwede na siya dyan. Tapos ito, yan, queen size yan guys. Meron din siyang bed frame. From IKEA din siya. Yan. Bago ko rin yan binili guys. Tapos ito, may bintana din dito. Yan. Para kitang kita may mga kapitbahay. Yan guys. So yan yung nabili naming bahay dito sa Prince Edward Island. Yan, so 4 bedroom siya. Yun, maganda na rin siya. Tapos renovated na rin yung bahay na to. Tapos yung bahay na to, nasa 50 years old na. Yun, luma na talaga yung bahay na to. Pero dahil ni-renovate siya, mukhang bago na rin siya. Yan. Diba guys? Maganda na rin yung bahay na to. Kahit maliit lang yung bahay na to. At least may 4 bedroom. Then, yun guys. So, marami kasi nagsasabi dati na itong bahay na to, pangit nga daw yung bahay na to. Tapos, may nagsasabi na yung bahay na to, tabingi daw, baka matumba na daw yun. Yun yung sabi nila. Kaya ayaw nilang kunin tong bahay na to. So, yun. Kinakabahan ako dati kung kukunin ko to. Kasi nga, ang dami-dami nilang negative side na sinasabi. Then, nag-decision ako na ipa-inspection muna. At doon kami mag-base kung okay nga ba yung bahay. Yun, nung pina-inspection namin yung bahay na to, so okay naman daw siya. Yung insulation ng bahay, maganda. Tapos yung pagkaka-renovate, maganda rin. Tapos, yung basement, guys, yun, doon sila natatakot kasi may mga crack na yung, ano, yung side. Pero nagpa-coat kami, sabi naman ng mga construction. Okay naman siya, i-repair lang ng kaunti. Yun, nag-offer pa nga na pwede daw nilang gawan pa ng kwarto dun sa baba, sa basement. So, para pwede namin paupahan. So, yun, sabi namin sa ano, sa construction na papagawa namin pagka nakaipon na kami uli. Yun. So itong bahay na to guys, so meron kaming 4 bedroom. Then pag pinagawa pa namin yung sa basement, madadagdagan pa ng room. Yan. Yun, kung gusto nyo makita yung basement, kung bakit nila inaayawan,
Ito guys. So, hindi pa naman talaga siya gawa. Then, yan. So, ito guys, yung basement. Yan. Yan, mayroon dito yung tank ng gas. Yan guys. Tapos, ito. Ito yung sinasabi nila na meron nga daw crack yung bahay na to. Pero, sabi naman ng construction, magagawa naman daw nila ng paraan. Yan guys. Yan, ito yung basement. So, pag napagawa namin to, siguro, pwede pa ditong 2-bedroom. Tapos, may kitchen. Tapos, may washroom dito. So, okay na. So, pwede namin na ipaupa na. Then, yung heat pump namin, magamit kami dito ng heat pump. Tatlong heat pump namin. Isa sa basement, isa dun sa ground floor, tapos sa second floor isa. So, tatlo yan. So, ngayon, pinatay ko ngayon yung heat pump namin dito. So, tuwing gabi, ino-open ko yan para hindi mag-moist dito at hindi amagin yung bahay. So, kailangan talaga na medyo mainit yung basement na to. Pag bagong bahay naman, syempre wala ka nang isipin kung ano. Tapos, ito yung heating machine na gumagamit nga ng gas, guys. So, hindi ko na nagagamit yan. Pero, pag pinagawa namin to, baka ipatanggal na namin to kasi mas tipid kasi ang heat pump electric kaysa sa gas. So, lalo na ngayon, napakamahal ng gas ngayon. Yan. Tapos, ito. Yan, nagpupunla ako ngayon ng kamote. Yan, pinapatubo ko para sa summer. Pag nagtubo yan. Yan. Instant gulay yan, guys. So yun guys, naitour ko na kayo dito sa bahay namin, dito sa Prince Edward Island, Canada. So, kung bibili kayo ng bahay, mas maganda na magpa-inspection kayo para mas malaman nyo yung condition ng bahay kaysa sa makikinig tayo sa mga sabi-sabi o sa mga chismis-chismis dyan. So, sa inspection guys, yung nakita lang naman niya dito is yung sa roofing. Metal roof kasi itong bahay na to, so meron na siyang mga kalawang-kalawang, so kailangan na namin na ipapintura. So yun lang naman yung nakita niya. At saka yun sa basement, yun may crack talaga, so kailangan namin talaga na ipaayos sa construction. Pero yun, napatingin na namin sa construction, so okay naman. Sabi niya, anytime na kontakin namin siya. Tapos, kung mayroon na kayong budget, yun, ipapagawa na namin. Hindi naman ganun kagrabe yung, or ganun kalala yung basement na yun. Kung bakit nila inaayawan yung basement dito. So, yun guys, shout out nga po pala kay Jaser at kay Jmart at yung isa pa nilang kasama na bagong dating dito sa Prince Edward Island, Canada. Yan, sila yung mga newcomers dito sa PEI. Yun. So, yun guys. At yan ang Buhay Canada, Buhay Isla. Dito sa Prince Edward Island, Canada. See you on my next video, guys.